Good morning mga kababayan, saan man po kayo sulok ng mundo. Sana po nasa mabuting kalagayan. Ngayon pong vlog na to, mayroon tayong ibibentang mga kalakal. Ito yung naipon natin na pangangalakal noon, paikot-ikot tayo sa mga daan, sa streets. So, ito na siya. Nakaipon tayo ng tatlong bag at kalahati. Ito po ngayon yung mga pabenta nating mga kalakal. Bibili natin ng bigas. Bibili natin ng bigas yan. Tsaka tubig. Ngayon po, tignan natin kung magkano aabutin po ng tatlong bag at kalahati. Usually, inaabot po ito ng $30 and above. So, sana tama yung pagbibilang nila at makakuha tayo ng mga kahit $40 and up. So, bibili tayo ng isang sakong bigas. Dahil meron ako nakita na nakasin ngayon na sa isang tindahan. So, bibili tayo ng isang sakong bigas at then bibili tayo ng tubig. So, tara na, samahan nyo ako. Punta tayo ng Battle Depot. Bibenta natin itong mga to. At kung magkano ang halaga ang mabibenta natin. Pupunta na tayo ngayon ng Battle Depot. Kasi naubusan kami ng bigas. So, ngayon, tamang-tama nga. Meron ako naipon na 3 bags and up. Malaking bagay din to at kung magkano mababenta natin at mayroon tayong nakitang sale ngayon doon sa isang store na dati ang presyo niya ay $30, ngayon nasa 90 na lang. Kung magkano mababenta natin ito, yun ang pambibili natin ng bigas. Tara, tama nyo na ako. So guys, nandito na tayo sa Battle Depot, ano? So kailangan po natin sumunod pa rin sa protocol. Face mask pa rin tayo. Kailangan sumunod natin sa batas kasi dito pag may nagreklamo sa atin na wala tayong face mask, magmumulta tayo ng $1,000. So kailangan natin sumunod sa protocol ng government dito sa Alberta. So, social distancing pa rin. And then meron naman tayong dalang mga alcohol na pwede natin gamitin. Sa distancing, kailangan pa rin para iwas din tayo sa COVID. So tara na, hintay nyo na ako dito para magkumagano mabibenta natin sa mga kalakal na to. So, samahan nyo po ako. So guys, dito nire-redeem yung kumagano. Yan na labas. So guys, tapos na tayo magbenta ng mga kalakal. Hindi kasi dito minsan allowed yung pag kuha natin ng video sa loob ng meron kasi mga ibang establishment na ayaw nila pakuhanan ng video. So kasi property nga naman nila yan, tsaka bawal talaga. Tsaka, kahit nga dito mag-take ka lang ng photos sa mga bata, kailangan mo ipapaalam sa magulang. So gano'n na, safety pa rin tayo, may dala tayong alcohol lagi kasi hawakan yun. Sandali lang guys, papakita ko sa inyo kung magkano yung nabenta natin. Saan yung tissue ko? So meron tayong nabentahang $37.85. So tama nga yung calculation ko. Ayan. $40 yun siya, almost $40. Ay, ano pa? So ito na yung $37. So ibibili na natin to ng bigas at saka tubig. Tama po ito. Aba? Sana makaabot pa tayo doon ng mga sale ng bigas na
bibilhin natin. Sana may maabutan pa tayo. So tara na. Bibili na natin ito ng bigas. So guys, andito na tayo ngayon sa tindahan. So mayroon pa ako nakikita ng bigas na nakasave. So pukuha tayo ng dalawang sako. Kasi yun lang yung kasya dun sa pinagbuntahan natin. So ito yung bigas. Ito yung bigas na bibili natin. Dating $31 yan. Ngayon $19 na lang kukuha tayo ng dalawa. So again, tapos na po tayo mamalingke. Bumili na tayo ng bigas. At nabenta na natin yung kalakal. Yung kalakal, pinalit natin sa bigas. Kung nakikita nyo kanya yung sakin ko, puno ng kalakal yun. No? So, nabentahan natin ng $37. Kala ko nga isang sako lang mabibili kong bigas ngayon. Pero dahil nakasale nga siya, so, dating $31, yung presyo niya ngayon is $19 na lang siya. So, bumili na akong dalawa dahil sakto naman dun yung pera ko sa range ng $37. So, ang point po dito, again, discarding Pinoy pa rin ang ginagawa ko dito kahit nasa ibang bansa na ako. At the same time, maayos at wala tayong illegal na ginagawa. At the same time, kasi namumulot naman tayo ng mga kalakal. Huwag natin ikahiya yun dahil alalahanin nyo po, bawat kalakal na mapupulot natin, nakasave na tayo sa environment. At the same time, nagkakaroon pa tayo ng libre. Katulad to, libre na to. Diba? Yung mga iniipon natin, paunti-unti, hanggang sa nakaipon tayo ng matatlong sako. Yun. Yun yung pinagbili natin ng bigas. Libre na yung bigas. Again guys, huwag kayong mahiya, mamulot ng mga bote-bote kahit saan man kayo, especially here in Canada siguro, kasi hindi ko alam kung anong bentahan naman sa ibang bansa, pero dito sa Canada purpose kasi. So, ibon lang, at the same time, yun, naging libre na yung bigas natin. So, sana guys, patuloy pa rin kayo mag-subscribe sa channel ko. At salamat din po sa mga nag-views ng mga sinishare kong video. At sana guys, huwag kayong magsawa. At next vlog po natin, meron pa tayong sishare ulit na vlog. Yung mga kalakal naman na ipunin ko, ay sishare ko din sa iba. So, sana guys, tulungan nyo po ang vlog na to. At sana marami pa tayong matulungan ng mga Pilipino na nabigyan ng tips at diskarte kahit nasa ibang bansa ka. So, see you guys and stay safe, everybody. And again, social distancing pa rin. Obey the protocol pa rin ng bansa. God bless you all.